i-share yung mga magandang alaala niya kay Roy, tawagin po natin si Philip. Si Philip po yung workmate ni Roy. Mabilis lang po. Mag-joke na lang. Oh, ba't kayo ganyan makatingin sa akin? Para naman kayo nakakita ng patay. Hindi. Change topic. Joke lang po. Pinapagaan ko lang po yung loob natin. Joke lang po. So, tayo today sa pagkawala ni Roy. And actually, matagal ko ng kaibigan si Roy. And sa kanya ko nakuha yung pagiging coffee lover niya. Kasi mahilig talaga siya sa kape. Ang sobrang adventurous niya po. Oh, sobrang risk taker niya. And ang motto niya nga sa buhay ay YOLO. And napatunayan niya yun today. Hindi, ang ibig ko sabihin kasi diba YOLO, you only live once. Ayun, nagkita nga pala kami ni Kyle kanina sa mall, nagkasalubong kami. Yung maitim yung bato, yung pag-zino mo, tapos ginawa mong profile picture sa Facebook, baka mag-condolence yung mga tao sa'yo sa itim. Ano ka ba? Okay na kami, at saka nag-sorry na siya sa akin. Wala akong pake, galit pa rin ako sa ginawa niya sa'yo. Hello, ma. Hello. Ay, parang maingay. Nasa labas ka ba? Ah, nasa labas ako. Bakit? Ay, naku, perfect. Tamang-tama. Ano, na? Pwede bang dumang ka sa grocery, bumili ka ng loaf bread, pakicheck na ng expiration date. Ay, oh, memorize na. Naman. Thank you, refund kita pag-uwi mo. Lord, kailan tong karma nila? Pa-follow up? Kasi ako, nagtatrabaho ako dito na maayos sa pusil. Ang sarap-sarap ng buhay. Pabigay naman ng sign, Lord, na nasa tamang landas pa ako. Kasi konting-konti na lang talaga mag-PPM na ako sa kanila ng hao. Kahit sobrang stress na tayo, huwag niyong kalimutan na pamilya tayo dito. Anong mama, pamilya? Diba? Correct! Go, boss! Bago, diba? Wala lang din yan. Pero yung pamilya forever yan. Amin! Resume ko to. Ano, nag-apply ako dito? I-update nga natin. Uy, Janet, alam mo ba, may team building daw ngayong Sabado? Ha? Huh? Eh bakit nila tinapat sa weekend? Ewan ko. Pero naalala mo yung game natin sa team building last year? Yung kailangan mo i-balance yung itlog sa kutsara yung lalagay mo dito. Oo, sana this year work-life balance na naman. May free pizza dyan. Padala yan ni boss kasi ilang araw na tayo nag-OT na walang extra pay. Ay, ala bakit? Hindi masarap. Okay naman na. Winaran pa dito ha. Marami pa dito. Bakit talaga ni boss? Si Erica na ba? Ala, ang laki niya na. Hindi ba last year pa to ng anak? 9 months lang dapat yun, di ba? Nakadalawang anak na, hindi pa rin kasal. Diyos ko, Lord. Nice family. Ihay mo na lang ako sa mga chikitings. God bless na lang sa'yo, Iha. Ayun, boss! Ano, tatanga-tanga kasi! Grabe ka naman, hindi ko naman sinasadya, inatabig ko lang. Ito kasi nag-iingat, paano pag nabasa tong laptop ko? Hindi naman nabasa, ang layo-layo eh. Yung sin mo yan! Ay, hindi, ako na yung kukuha ng basahan. Pangki lang naman. Uy, ay, boss! Nabuhos. Sorry. Wala nabasahan yung damita. Wala pati sapatos ko rin nabasa. Ito naman, tubig lang. Matatakot kayo. Tissue lang naman ang solusyon dyan. Saan yung tissue dito? Check mo yung laptop mo. Ay, hindi naman. Yung sa'yo. Over, ha? Ewan ko. Lagi naman ako nag-PPM sa kanya. Pero never talaga siya nag-reply. Anong gagawin ko? Stoy, nakikinig ka ba? Oo. Hindi, ano. Kasi baka tulog na siya pag-PM. Try mo yung AM. Ha? Ha? Wala naman akong ginawa sa kanya. Ayan mo na lang yun. Be the bigger person na lang. Yung karma na bahala sa kanya. So, anong plano mo ngayon? Maging bigger person na lang. Anong bigger? Huwag kang ambisyosa. 5'4 ka lang. Gumantik ka. Bigger person ka dyan. Uy, pasok ka wow, lang. Wow, ang ganda naman ng house mo. Ay, salamat. Kung gusto mo mag-TV, andito lang yung remote, ha? Sige. Tapos kung mag-CR ka, andyan naman. Dito? Yes. Feel at home ka lang, ha? Dito lang ako. Uy, ano ka ba? Sa sofa ka para malambot. Nice. Ito naman. Anta, nandito na ako, ha? O, pasok ka lang. Uy. Oo nga, narinig ko. Ikaw na bahala dyan. May ginagawa pa ako. Bahala ko. Init. Zay, may tuna pie din pala. Tingnan mo, bagay ba ito skinny jeans sa suot ko ngayon? Oh, maganda. Maganda. Oh, bagay siya sa ano mo, sa pangtaas mo. Mm-mm. Sure? Kasi ito yung susuotin ko talaga. Cute. Ante, tingnan mo nga, bagay ba itong skinny jeans sa suot ko? Yuck, ano ba? Ang palitan mo yan, ang pangit. Talaga?
Oo, skinny jeans. Black pa na pili mo. Para kang magdodoxology. Palitan mo yan. Ay, ang nice nito. Tino mo bagay sa akin. Ayan, gastos ka agad. Porket bagong sweldo, siya shopping agad. KJ mo naman. Ang sweldo, ginagastos. Hmm? Kaya nga sweldo yung tawag. Wala naman sinabing sweldo. Ate, may medium ka nito. Ay, meron po. Ano do? Ngayon kasi, ang pinakamagandang tip dyan is pagdating ng sweldo mo, itabi mo kaagad yung para sa savings mo. Para kung magkano yung matira, yun lang yung gagastusin mo dapat. Uy, alam mo ba, meron ako na-discover na bagong coffee shop. Tara! Ayan ka na lang. May kape naman dito sa bahay. Gusto mo lang talaga gumastos sa labas. Ito naman. Gusto ko lang naman i-heal yung inner child ko. Alam mo, ilang taon mo nang hinihil yung inner child mo? Kailan ka ba manganganak para matapos na yan? Tagal pa ng sweldo. Paano ako makakasurvive nito? Short ka na naman. Eh, bakit ba kasi ang gastos mo? Kasi malungkot ako. Oh, bakit ka malungkot? Kasi maggastos ako. O kaya nga, so bakit ka nga magastos? Kasi nga malungkot ako. Ganun lang yun, te. Paulit-ulit lang. Wala ako ibang mood sa buhay. Hindi, napatawag lang ako kasi parang whole day mo ako sinisini. Ay, hala, sorry. Na-busy lang. Hindi kasi ang akin lang parang naisip po na baka may nagawa ako or may nasabi ako na parang galit ka ba sa akin? Parang ganun. Uy, ano ko pa? Hindi ako galit sa'yo. Ito naman. Promise? Oo, promise. Hello, napatawag ka. Anong ba't ako napatawag? Ikaw to nag-send sa akin ng pictures mo na naka-gown. Bagay sa'yo yung pangalawa, yun yung bilhin mo. Ang ganda mo dun. Ha? Anong gown yung sinasabi mo? Yung sinan mo sa... Tawa ka. 3 weeks ago pa yung text ko. Kahapon yung kasal ng pinsan ko. Ay, hala. DSLR. Ha? Anong DSLR? Zai, sorry, late reply. Oh. Ganun. Okay lang. Kumusta ka na? Hello? Uy, tara, labas tayo. Tara, kailan? Ngayon, magsapatos ka na. Ito naman, masyadong biglaan. Hindi ako pwede today. Bukas na lang. Pwede ako bukas ka... Ngayon ko nga feel lumabas, diba? Ba't gagawing bukas? Malay ko ba sa mood ko tomorrow? Kaya ikaw, bantayan mo yung jowa mo kasi baka may tinatagong kabit yan. Isa sobrang inaasan niyan lahat sa akin, baka ako pa mag-schedule ng dinner date nila ng kabit niya para hindi niya makalimutan. Wow, gano'n? At tingnan mo. Love, birthday ng best friend mo bukas ha, bili tayo ng regalo. Ah, oo nga pala no, sige. Kita mo? Ano namang mali doon? Inaalala niya nga, diba? Sa November pa yung birthday ng best friend niya. Ah, basta ako hindi ako nagagandahan sa kanya, ikaw. Ay, pagdating sa mga ganyan, hindi ako nagko-comment kasi buhay naman nila yan eh. Who am I to judge, diba? Nakukore ka dyan, alaga. Huwag kang mangingialam sa buhay ng may buhay. Pero sorry, Lord, ha. Ang oily niya nga. In, napansin ko. Diba? Baka dati siya tanghulo nung past life niya. Kasi parang boogs, alam mo yan. Sunrise. Diba? Wow, tanghulo talaga. Hala, parang ang ganda ng Bible verse na to. Ay naku, mabuti naman at nakarelate ka na sa word of the Lord. Perfect siya na parinig sa mga haters ko. Share. Tingnan natin ngayon kung sino sa atin na may totoong karapatan sa langit. Basta po ako, I pray for good health. Good? Alas 4 ka lagi natutulog, tapos good health? So ayun, natanggal ako sa work. Wala na akong trabaho. Ako tama yan, makinig ka lang. Kailangan niya lang ng friend ngayon na masasandalan. Anong gagawin? Uy. Wala lang yan sa pinagdadaanan ko. Ako nga eh, 3 years na malaki yung sweldo ko, pero sobrang busy ko naman. Hindi ko na nga nagagawa yung passion ko eh. At least ikaw, marami ka ng time na gawin yung gusto mo. Ano? Diyos ko Lord, ibabalik ko na tong pakpak ko. Wala na tong pag-asa. Ano gusto mo? Maawa ako sa'yo? Hindi naman sa ganun. Nadulas siya. So nakita talaga namin lahat yung tawang-tawa kami kasi naka-video pa nga kami. Ayan, dito na kapatid to. Guys, si Jacob. Hello, Jacob. Hello. Huwag na nga kayo mag-joke ng ganyan. So nasagit yung pangako. Hello? Hi, Jacob. Hi, Janet. Te, sino ka? Paalala lang sana sa mga tao dito sa GC na kumaka-joke sa akin para bang mag-BFF kami. Huwag ako ante, 7-11 tayo. Never tayong close. Yun lang. No, sige nga, paano mo i-explain sa akin yung kasalanan na ginawa mo? Oh, isisisi mo na naman sa zodiac sign mo, sa mga between sa langit, sa mga kung anong year of the hayop yan. Oh, sige, ano pa? Gusto mo isisi natin sa mga planeta, sa mga Mercury, Gatorade na yan. Retrograde? Tumahimik ka! Kahit anong araw ka pa pinanganak, kung pangit yung ugali mo, pangit yung ugali mo. Yung para sa laki ng mata niya, siguro sa water dispenser siya nag-eye drops. Yung bakit? Uy! Okay ka lang? Oo nga, galit ka. Ha? Okay ka lang? Sure? Alam mo, mag-sorry ka na lang. Kasi kasalanan mo rin na... Ano bang ginagawa mo? Naghahanap ako ng quote na perfect sa nararamdaman ko ngayon. Gagamitin kong parinig sa social media. Ako po yung may gana magparinig at saka magpa-victim. Kasalanan mo naman kaya hindi ka na nila kinakausap. Okay, ito. The only reason people talk behind your back is because you're already ahead of them. Hala, para ikaw yung naargabyado, ikasalanan mo naman. Not according to this quote.
pala sinirevise ang history. Mano, kita mo ba yung baiting show? Ayan, sinabihan na kasi kahapon na mag-impake in advance, pero puro cellphone. Tapos yun sa akin na halang. Mahal, saan yung chinelas ko pang baby? Kasi nasa lalagyan, andyan lang laman yan. Saan nga ulit ba? Ay, syempre, hindi nyo alam. Kasi mga borders na laman kayo dito. Mga ilang plastic yung dadalhin para sa mga basa? Ay, ewan na. Ilan sa tingin mo? Mga parang bumayat ka. We. Oo, parang lumechan mo. Sunrise ko yan. Oo. Effective ha? Ma! Ano? I love you. I love you. Hey son, I saw all your grades. You're so smart. Good job. Thanks, Mom. You're a gifted child. Whoa. Sinong matalino ang nagbalik ng pitchel dito sa ref na walang lamang tubig? Kabright ba sa mga tao, dire? Iba yung tawa ni Suzette, no? Pag nandyan yung jowa ko. Ala, oo, oh, napansin diba? Ko rin. Napansin nyo rin pala. Parang nagiging pabebe yung tawa niya. Oh, diba matagal ko na sinasabi sa inyo na yung si Suzette, malandi yan. Oh, may nakinig ba sa akin? First time rin kasi natin siya na-meet noon. So, oh, binigyan ko ng benefit of the doubt. Correct. Benefit of the... Kailan ba ako nagkamali sa mga duda ko? Oh, kaya nga yan si Suzette, laging nagtitibak yan. Kasi pag binilektad mo yung tibak... Kabit! Bogsh! Coke mismo. Kaya pala sila nag-away ni Claire. Ay oo, nilandi niya rin yung jowa niya. Sus, sorry kayo sa akin. Walang nakinig sa akin dati. Sorry. Sorry na? Hmm. Saan nga ulit yung hotel niyo sa Tokyo? Ah, sa Villa Fontaine po sa Tokyo. Hmm. Ilan ulit kayong pupunta? Ah, kami po ng mga friends ko. 7 po kami. Ate, saan nga dito yung... Ano? Ba't ka nagagalit agad? Eh kasi ang dami mong tanong, paulit-ulit, kairita. So, kamusta naman kayong lahat sa lupa nung nabubuhay pa kayo? Ay naku, Lord, magugulat ka. Lord, pasabog. As in. Ha? Talaga? Oo! Diba ano? Diba ginawa mo yung Earth for free? Walang bayad? Oo! Imagine, 75% ng Earth tubig. Enough yun para sa aming lahat, pero pinagmamonthly kami. Yes. Yung tubig, may bayad? Oo! Pati lupa, may bayad. Ha? Yun, mas mahal yun. Ginagawang negosyo ng mga mayayaman, Lord. Gets ko yung may bayad kasi inayos, pero sobra na rin yung ang taas ng patong. Exactly! Mm, naku Lord, i-check mo sila doon lahat sa baba. Mm. Especially yung mga mayayaman. Double check mo yun. Sige. Correct. Basta ito Lord, hindi mo pwedeng sabihin na nanghihila kami ng kapwa papaba kasi nasa langit na kami. At saka pinakamataas na to. Mm. Pinakamataas na to. My point. Ako i-check mo sila doon lahat sa Earth, Lord. Ang sasahol. Noted.